Hi guys! For today's vlog, ang i-share ko sa inyo. So, from city, punta naman tayo sa probinsya. So, ayan, bahay tayo. Kita nyo yung mga puno, guys. Oh, grabe kaganda, guys. Parang mga artificial, pero mga totoong, ano yan siya. Mga wood. So, nandito na tayo, guys. So, ayan ang bahay ni Grandpa. Diyan po lumaki yung papa ni Daniels. So, itong maliit daw na bahay, ito yung inalutuan ng mga bread dati. Tapos, yung malaki naman para sa mga cow. So, itong sa paligid niya, guys, lupa daw ito nila ni Grandpa. Tapos, gihati-hati sa magkapatid. So, bali ang naiwan dito yung uncle ni Dinius. So, hanggang dun yun siya sa dulo, lupa pa daw yan nila. So, nandito tayo para tingnan natin ko ano yung kakaibang buhay ng probinsya at saka sa city. So, ayan. Itutor ko kayo sa paligid, guys. Kami sa garden, guys. So, taring. Garden. Ay, kalabasan. Japon tomato. Wow! So, this one still not, ano? Pero dako-dako na siya, no? Yeah. But still not. Oh my God! Yes. Oh my God, Olivia! So big! Hala! Oh my God! How big that one? Why did not get, ate? Hala ka, Diyos ko, Lord! Kalaku-daku sang kalabasa! Hala! So, ayan guys, nakaka-amaze ang kalabasa. Naalala ko dati, kita mo yung dating story na may bata sa loob ng kalabasa. Ganito siya kalaki, guys. Super talaga siya kalaki. Mga 10 kilos daw yan sobra, sabi ni Uncle. So, syempre, may kalabasa, may zucchini, may mga tomato sa palibot, may mga sarili sila na tanim na mga onion, garlic, tapos iba't ibang mga ano vegetables, guys. So, ito lang talaga yung advantage dito sa probinsya, guys, kasi nga makatanim ka. Ayan, compare sa city. Sa city kasi hindi ka makatanim. So, lahat, guys, mamaya, guys, ipapakita ko sa inyong grabe ka-amazing. Lahat na ata, vegetable, fruits, nandito na siya. So, ito na, night time, after dinner, nag-inuman. Grabe kalamig, guys. Super. Ma-amaze ka. Parang probinsya talaga siya. Iba talaga yung temperature sa city. Kaya mo pa. Pero pagdating dito sa probinsya, hindi talaga. So, morning time, guys. As in, umakyat talaga ako dyan, guys. O, para magpainit sa araw. Kasi grabe siya kalamig. It's, ano na yan siya, 10 o'clock ng umaga. So, hindi makaya dyan na area, lumipat kami dito sa harap. So, ayan si ate, taga-Europe na yan ha, pero hindi niya kinaya ang lamig. Super talaga ano kami, siya, guys, ano promise. Na subong? Alauna, pero ang bugas ang hangin, ang kalamig, grabe. So, ayan guys, kahit na malamig masyado, ito tour ko kayo sa paligid. So, natapos ko na kayo tour sa vegetables area. Dito naman tayo sa fruits. So, yan lang talaga ang maganda dito, guys. Kasi kahit ang juice, guys, dito nila kinukuha sa fresh na apple. So, parang gina-blender. Tapos, may special juice machine na nagainom lang sila ng fresh na apple juice. Grabe, kasarap. Sige na, pick up apple for mama. Sarap. So ayan guys, tikman natin. So super sarap, napapasayaw kasi sarap, super. Ay. Okay, pick up. Get apple. Get apple for mama. Mama want to eat. Please. So ayan, syempre hindi lang pwede na kakain lang tayo, mag-harvest tayo kasi dali natin sa city kasi pauwi na kami ngayon kasi one night lang man kami nagbisita dito kay Uncle. So ayan na, nag-enjoy ako mag-harvest kasi nga 'di ba new experience na mag-harvest ka ng apples sa mismo sa puno niya kasi marami man din fruit sa Pinas pero ibang kakaibang experience ito siya kasi nga 'di ba wala sa Pinas. So ayan, napakasaya, napaka-happy. Mom, pa si Julia.
So, Mom. After that, sa apple, punta naman tayo sa grapes area. So, di ba? May grapes din sila, guys. As in, alam nyo, kakaiba pala yung taste ng grapes kasi na walang chemical. Kasi yung taste niya, medyo malambot siya, hindi siya strong. Nakagaya sa may chemical. So, malambot yung skin niya, guys. Hindi siya strong. Nakagaya na mabili natin sa grocery. Masarap siya. Super. Matamis din. Apple in one hand, grapes in one hand. For free. So after sa grapes, ayan, punta naman tayo dito sa berries. As in, masarap dito, guys. Medyo ano siya, yung hindi pa siya masyadong hinog, pero masarap pa rin siya, matamis na siya. Yan talaga ang buhay sa probinsya, guys, kasi makatanim ka sa paligid, maka-free ka ba, hindi mo na kailangan bilhin. So yan nga, pag may tinanim, may aanihin. So ayan, guys, nakakapagod din pala mang harvest. So ayan, after harvest, mag basketball muna tayo. So nagplay kami ng basketball habang inaantay namin na mag-uling yung kahoy na gi-prepare namin para sa barbecue for lunch namin. So ayan, after lunch, uwi na kami sa city. Balik na kami kasi nga may trabaho si ate. Alas 2 na sa hapon. So magluto kami barbecue para sa lunch namon. So ito na yung barbecue namin, guys. So lunch time. So ang partner niya, salad na tomato. At saka, guys, bago kami umuwi, naghirit pa talaga ako sa, may nakita ako ibang variety ng apple. Yung parang kambal siya sa isang sanga. So ayan, nag-harvest din ako, guys. Nagkuha ako. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Spread love and peace.